Message. Punta doon. Try natin. Kasi may mga bangko siya, oh. Maganda magtambay. Hindi ko na na-connect si Menabik. Ako'y nalobat na dun sa my internet. Magagalit na naman yun sa akin. Kaya lang, no choice. Wala akong power bank. Pinadala ko na sa Pilipinas. Ayan. I-share ko lang to, guys. Lakad-lakad lang tayo. And kwentuhan tayo ng konti about life. Ano ba ang buhay namin dito sa Macau, guys? Magkano ba yung sweldo dito sa Macau? At ano ba yung sitwasyon namin dito sa Macau sa ngayon? Ayan, guys, sasagutin ko yan. Ang totoo yan, guys, ang sweldo dito sa Macau is iba-iba. Iba yung mga nagtrabaho sa engineer. Ayan sila. So, alam ko sumasahod sila ng 60 up pag mga engineering sa mga hotel, sa mga casino, pasahod niya ng 60 up. Kailangan naman, guys, sa panahon ngayon, yung mga old pa na hindi pa natataasan ng sahod, umaabot lang, guys, ang sahod niya ng 24 to 30k. Yung mga 30k, guys, yung mga bagong hiring na kasi. Sa ngayon, ang sahod ng Macau ay hindi na yung mga bagong hiring kasi dahil nga naghigpit ang pagpasok ng tourist dito na kailangan sila ng helper. Yung mga bagong hired, sumasahod na sila ng up to 30 to 35k sa Pilipinas, guys. Ano yun? 5,000 to 6k. May sumasahod pa nga ng 7K is equivalent na sa mga nagtatrabaho sa labas, sa company, sa restaurant, sa canteen. Yan, yun na yung ka-equivalent nun. Yung iba naman, guys, ano yun? Yung iba naman, part-time sponsor, ibig sabihin, 4 hours lang yung work nila sa amo nila, then mag-work sila sa ibang bahay. Minsan nakakatatlong ano pa yan sila, 3-4 na work pa yan sa labas. Sa labas ng amo nila. Yun ang tinatawag na part-time sponsor. Tulad ko naman, stay in. Talagang
magtitiis lang talaga pa ako sa sahod. Depende na lang kung ano yung magiging biyaya ng amo, kung bibigyan or ng extra or ng Sunday. Ayun, depende. Pero sa mga stay out guys, ang sahod nila is nasa 5 to 6K up. Then, andun pa yung kanilang Pilipina? No? Andun pa yung kanilang boarding house. Ang kanilang boarding house doon is sometimes 800, 1,000 to 1,500. Depende yon sa space na makukuha nila. Halimbawa, gusto nila ng song room. Kalimitan, bayad nila doon guys is 1,500, 1,200, 1K. Salamat ka na kung may 1K ka na solo mo yung room. Wow. Guys, ang ganda ng sunset. Ayan, solo mo yung room. Kalimitan, makakakuha ka ng ganun is yung isang buong kwarto is 1,800. For two person yun, pwede ka rin mag-isa. Ha? Hindi ata ako pwedeng tumawi dito, guys. Ayan, nandito tayo sa puno ng tulay. At sobrang ganda ng sunset. Oh my God. At yan ay dito sa dulo ng seaside. Ayan o. Ayan. Naglakad-lakad. Ayan guys yung nilakad ko. Galing ako doon sa Win. Ang ganda pala guys dito o. Lalo pa pag sunset. Sobrang malakas. Malakas, maganda. Ayan, nandito tayo sa puno ng tulay. Ang ganda ng sunset. Ah, pwede palang tumawid. Hindi kaya ako hulihin pag ako tatawid doon. Guys, maglalakad-lakad lang tayo. Ang ganda oh. Picture na natin ha. Ayan. And yun namang iba guys. Pag minamalas-malas ka talaga, pag na-terminate ka, or ikaw ang nag-terminate sa amo, at ang napuntahan mo hindi magandang amo, ayun. Mag-work ka muna sa labas. 6 months kang suspended na hindi ka makakapag-apply. Yung iba, nakakahanap sila ng part-time. Ang part-time dito is, ang laban is 50 per hour. But, swerte mo, pag may makukuha kang part-time, yung iba talaga wala. Nakadepende rin yan sa marami kang kilala dito sa Macau, or bigay talaga ni Lord na bigyan ka ng magandang chance. Depende rin eh, kahit naman diba sa ibang bansa, kahit naman sa bansa guys, pag talagang ang swerte ay nasa iyo, so kasunod mo ang swerte, kahit sang bansa ka pumunta, talagang uulan yung iyong biyaya, ayan, sa gabay ni Lord. Ayan. But syempre hindi naman lahat swerte, hindi naman lahat binigyan ni Lord ng magandang biyaya, depende rin nga lang sa iyo kung paano ka gagalaw. Kalimitan. Ayun, kapos talaga, kapos. Kung halimbawa tulad ko guys na stay in, stay in. Kung ako lang ay maluho guys, ang sahod ko is sabihin na natin 30K. Is kung ako ay maluho at kain dito, kain doon, punta kung saan-saan, bayad, ayan, akyat sa Macau Tower. Kain ng kasama ng mga kaibigan, ng mga hotpot, kulang pa sa akin ang sahod ko. Pero dahil sobrang tipid ang host at kailangan magpaaral ng college, kailangan magbigay ng allowance ng tatlong anak. Dahil from the start naman guys, nang maghiwalay kami ng asawa ko, isolo ko na talaga yung responsibilidad sa aking kids and the time. Nung kinuha sila ng DSWD na forward sa akin, ayan. So, ituto ko na lang guys sa sunset kasi ang ganda eh, oh. Ilapit natin. Ayan. Dahil kinuha sa binigay sa akin ng DSWD yung custody ng mga anak ko kasi hindi naging maganda yung sitwasyon nila sa papa nila. Ayun. Sa awa naman ng Diyos, nagpapasalamat ako kay Lord dahil nagkataon na nakapag-abroad ako. Siguro kung hindi, at andyan lang ako sa Pilipinas, hindi ko sila kayang buhayin. Baka hindi na sila nakakapag-aral or maaaring nagtatrabaho na rin sila kahit sa video okihan or
nagtitinda-tinda, nag-aaraw sa pagtitinda. O di ba ganun naman yung kalimitan na nagiging kapalaran ng mga bata, lalo pa kung halimbawa at ako ay nag-asawa ulit tapos nagkaanak ulit ako ng mga ng sa iba ng mga bago, mga dalawa. 'Di ba? Yan na 'yun guys, yung isa kong advice na pag nahiwalay ka or iniwan ka ng asawa mo. Hindi ko lang alam pero para sa akin is mas okay na mag-isa ka na lang muna. I-survive mo na lang muna yung sarili mo, yung mga anak mo. And sure pa na wala kang aasahan kasi pag iniasa mo siya sa iba, guys, pag iniasa, hindi mo masasabi na yung iyong aasahan ay kaasa-asa. Paano kung anakan ka lang din ulit at ikaw pa rin ang bubuhay, di damay pati ang iyong mga anak na bubuhay dun sa magiging anak ninyo. Ayun. Yan yung reason kung bakit ako ay hindi na naghanap pa ng sabihin na kalablaban or hindi, mabubuhay ka naman eh. Mabubuhay ka ng solo. Kasi diyan ka magiging matatag kasi wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang. Diba? Hindi, kasi kalimitan sa mga kasabayan ko kasi na nahiwalay sa asawa, then nagkaanak sila ulit. Tapos yan, parang ganun yung naging sitwasyon nila na sa umpisa lang sila masaya habang walang anak, habang walang responsibilidad. Pero nang magkaroon na sila ng mga anak, ano na, wala na rin silang time doon sa dati nilang mga anak. Siyempre, haharap ka na doon sa panibago mong binuong pamilya. And, ayun, minsan nga, hindi na rin sila nakakapag-aral. Kailangan na rin nilang magtrabaho para makatulong, para makabili ng gatas ng anak mo sa pangalawa. Swerte, may maswertihan din nga. Meron naman na nakakapag-asawa ng pero kahit na sabihin na mag-asawa ka ng apam, guys. Kahit na mag-asawa ka ng apam, ganun, magtatrabaho ka pa rin. Hindi porket nag-asawa ka ng apam, ay buhay ray na ka na. Hindi, magtatrabaho ka pa rin. At yung kikitain mo, yun ay para sa yung pamilya. Para sa yung mga binubuhay na anak sa Pilipinas. Ayan, ganun ang karamihan. Hindi porket nag-asawa ka ng apam, buong pamilya mo, bubuhayin mo, mabibigyan mo ng pera. Hindi, guys. Ayan, lulubog na yung araw. Ayan. Okay. Thank you for listening, guys. Yan po ay based on my own experience, own advice sa mga nakikita ko sa aking paligid. Ayan. Salamat po sa inyong panunood. Ayan na ang ganda ng sunset, grabe. At yan ay nandito po tayo sa tabi ng highway. Ayan. Parang gusto ko nang umuwi ng Taipa. Lawbat na ako. Or parang gusto ko pang maglakad-lakad. Tawid tayo. Hindi ba bawal? Ayan. Lakad-lakad lang tayo, guys. Ayan. Naglubog na ang araw. Ayan. Thank you sa pakikinig. Ayan, ang ganda ng sunset, ang ganda pala ng sunset kasi nagre-reflect siya sa lahat na mga dingding ng mga hotel. Ayan, naganda yung kulay nila. Ayan guys, yung bus na yung papunta yung Taipa, lahat pupunta doon sa tulay. May ano pala ngayon, may marathon Kuluan 2 MGM. But hindi lang tayo pupunta, guys. Lakad-lakad lang tayo, dahil nauwi na tayo mamaya. Lobat na ako, malulobat na rin itong sa compound. Maglalakad lang tayo papunta dun sa likod ng Namban Lake.